Gulo din ang isip ni Ando habang pinapanood niya ang mga karpenterong gumagawa ng kanilang bahay. Hindi nga niya maunawaan ang ibang sinasabi ng kanyang tatay dahil si Lorraine ang nasa isip niya. Totoong nasiyahan siya kay Lorraine kagabi at hindi lang basta kasiyahan ang naramdaman niya dito. Siya ang nakauna dito. Kaya masasabi niyang tagumpay siya sa balak na paghihiganti dito. Kahit malaking halaga ang ibinayad niya. Wala na itong ipagmamalaki at hindi na siya nito kayang matahin ngayon. Pero hindi iyon ang gumugulo sa kanyang isip. Hindi niya maramdaman dito ang gusto niyang maramdaman. Oo nga't nakikita niyang nasisiyahan ito sa ginawa niyang pagpapaligaya dito. Mayroon pa siyang hinahanap na iba. Hindi niya maarok ang tunay nitong damdamin matapos silang magtalik ng ilang beses. Ang tagal niya itong pinapakiramdaman. Kung may kakaiba siyang nararamdaman dito, hanggang sa makatulog siyang nakayakap dito, ay nanatili itong walang kibo. May espesyal na siyang pagtingin para kay Lorraine. Bata pa lang sila. Hindi nga lamang niya iyon maipadama dito. Dahil masyado itong mata pobre at hindi siya makalapit nang hindi ito nagagalit sa kanya. Hinayaan niya itong yumabong hanggang sa mag-away sila nito at hamakin siya nito mula ulo hanggang paa. Ngayon, may nangyari na sa kanila ay para siya pa rin ang talunan. Hindi na yata talaga magbabago ang pagtingin nito sa kanya. Pero hindi pa rin siya susuko. Mulit-muli ay aangkin niya si Lorraine. Hanggang sa madama niyang may katugon na ang damdamin niya para dito. Anak, may problema ka ba? Kanina pa kita kinakausap ay hindi ka kumikimo. Mahinang tapik sa kanyang balikat ang nagpawala sa kanyang mga iniisip. Pasensya na po kayo, tatay. May naiisip lang akong magandang negosyo. Ano nga yung sinasabi ninyo? Pagkakailan niya na walang-wala sa isip ang itatayong negosyo ng mga sandaling iyon. May gumugulo ba sa isip mo? Balik tanong nito na parang hinahanapan ng katotohanan ang kanyang sinabi. Wala ho. Huwag na kayong mag-alala. Sabi na lang niyang nakangiti para mapanatag ang loob nito. Halika na. Kanina pa tayo tinatawag ng nanay mo. Baka lumamig na ang niluto niyong merienda. Anitong tumayo na at saka siya inakbayan sa balikat. Nagpatianod na lamang siya sa gusto ng kanyang tatay para na hindi na ito mag-isip ng iba. Magulo rin ang isip ni Lorraine ng mga sandaling iyon. Kasalukuyan siyang nagluluto ng kanilang tanghalian. Ngayon lamang niya iniisip ang ginawa niyang pagbebenta ng katawan. Paano kung mabuntis siya? Sino ang sasabihin niyang ama ng kanyang anak? Gayong wala naman siyang asawa. Mga katangmukan sa kanyang isipan. Hindi naman siya pwedeng maghabol kay Ando dahil binayaran siya nito. Wala siyang laban kung sakaling magbunga ang ginawa nilang pagtatali. Lalong hindi siya nito pwedeng pakasalan dahil wala silang anumang relasyon. Gustong manlambot ng kanyang mga tuhod sa mga isiping naglalaro sa kanyang utak. Ang akala niya ay mababawasan ang kanyang problema kapag kumita siya ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang katawan. Hindi niya akalain na lalo lamang siyang mababaon sa problema kapag natsyempohan siya ni Andrew. Paano na ang kanilang bahay at lupa, pati na ang kanyang papa, kung hindi naman siya kikilos? Hahayaan na lamang ba niyang makulong ng mahahabang panahon ang kanyang papa? Handa na ba silang matulog mag-ina sa kalsada kung hindi na siya muling magbebenta ng katawan? Paano ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw? Ang kanilang pagkain? Ang gamot ng kanyang mama? Saan niya kukuhanin ang mga iyon?
kung matatakot siyang magbenta ng katawan. Gaano na naman kalaking kahihiyan ang kanilang aabutin kung mabuntis siya nang walang asawa. Panibagong dagok naman ba nila yon kung sakali? Hindi pa nga namamatay ang isyo ng pagkakatuklas ng ginawa ng kanyang papa sa pinapasukan nitong bangko. Muli na naman ba silang pagpipiestahan ng kanilang mga kapitbahay kung mabubuntis siya na walang asawa? Paano naman silang mag-ina? Gugustuhin man niya magtrabaho sa ibang lugar ay hindi naman niya pwedeng iwanang mag-isa ang kanyang mama. Makakita naman siguro siya ng trabaho ay hindi kasing lakas ng kanyang kita sa gagawin niyang pagbebenta ng katawan. Baka tumanda na siya ay hindi pa rin niya mababayaran ang kanilang lupa't bahay. 3 buwan lang ang ibinigay na palugit sa kanya ng bangko. Paano niya iyon mababayaran kung maghahanap pa siya ng ibang trabaho? Kailangan na siguro niyang maging praktikal at alisin ang takot sa kanyang sarili. Hindi na siya makakakita pa ng ibang trabaho nang kikita ng 20 mil isang gabi. Kung gabi-gabihin siguro niya ang pagbebenta ng kanyang katawan, ay madali niyang mababayaran ang kanilang mga utang. Baka wala pa isang buwan, ay mababayaran na niya ang mga inyo. Kailangan lang niyang lumaban para makabangon muli. Isusugal na niya ang huli niyang baraha. Kaysa liitin ng bangko ang kanilang lupa't bahay nang walang kalaban-laban. Bahala na kung ano ang kahihinatnan ng kanyang buhay. Anak, nasusunog na yata yung sinasaing mo. Hanggang sa labas ay naaamoy ko. Pukaw ng kanyang mama na hindi na niya namalayang nakapasok dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Mabilis niya ipinatay ang apoy sa kalan at doon lang niya naamoy ang nasusunog na pala ang kanyang sinasaing. May iniisip ka ba? At hindi mo na naaamoy ang niluluto mo? Anito nang makalapit sa kanyang tabi. Iniisip ko lang ho kung saan pa ako pwedeng magtinda na mabulaklak para madaling makaubos. Sabi na lang niya para mawala ang pagtataka nito sa kanya. Akala ko pa naman kung ano na ang iniisip mo. Pwede na ba tayong kumain? Maupo na ho kayo at maghahain na ako. Pagkaraan ng ilang sandali ay magkasalo na silang kumakain. Habang kumakain siya ay may mga katanungang nagsasalimbayan sa kanyang utak ang kanyang iniisip. Ayaw muna niyang idagdag ang nararamdaman niya kay Andrew sa kanyang mga problema. Saka na niya iyon pag-uukulan ng pansin kung totoo ang nararamdaman niya para dito. Mula ng gabing na pag-isa nila ang kanilang mga katawan, ayaw niyang umasa at mabigo. Mahirap makipagsapalaran, lalo pa nga at nakuha na nitong buong-buo ang kanyang pagkatao. Sa loob ng isang buwang lumipas, ay hindi miminsan siyang pinapatawag ni Andrew kay Sherry. Ayaw na sana niya, dahil lagi na lang nasasaktan ang kanyang kalooban sa tuwing magtatalik sila nito. Lalo na't may mga panunggit sa bawat sabihin nito sa kanya nang hihinayang na lamang siya sa laki ng ibinabayad nito sa kanya tuwing matatapos silang magtali. Ayaw din niyang sa ibang babae ito makikipagtali. Kahit parang ayaw niya ay napipilitan siyang puntahan ito sa hotel. Naiisip pala niyang baka ibang babae ang ibigay dito ni Sherry. Kung hindi niya ito sisiputin ay para na siyang nasisiraan ng bait. Napakalaki niyang tanga. Dahil pinabayaan niyang yumabong ang nararamdaman niya kay Andrew. Kahit laging sinasaktan nito ang kanyang damdamin. Hirap na hirap tuloy siyang pigilin ang sariling damdamin kapag nagtatalik sila nito. Wala naman siyang makitang anumang indikasyon dito na pwede niyang sabihin na pareho ang kanilang mga nararamdaman. Liban sa gusto nito siya na laging makatali kapag gustong ilabas ang init ng katawan, hindi niya iyon pwedeng panghawakan.
baka labis itong nasisiyahan sa kanya. Tuwing sila'y magtatali. Kaya siya ang lagi nitong pinakukuha kay Sherry. Masaya na sana siya. Kapag nagkakasama sila nito, kahit nahihirapan ang kanyang kalooban, sa kalamigang ipinapakita nito sa kanya. Ngunit magdadalawang linggo na, ang makakaraan ay hindi pa rin siya tinatawag ni Sherry. Ang isa pa niyang ipinagtataka ay hindi niya ito nakikita sa pinapagawa nitong bahay. Lagi niya itong sinisilip sa bintana. Ngunit laging bigo siya na makita ito. Hindi naman siya makapagtanong sa mga kapatid nito. Baka mag-isip ang mga ito nang hindi maganda sa kanya. Ayaw rin niya itong gawin. At baka magalit sa kanya si Andrew. Lihim na lihim ang kanilang pagtatagpo. Natatakot siyang baka may makaalam sa pagbebenta niya ng katawan at malaman iyon ng kanyang mama. Malamang naaatakihin ito sa puso at baka ikamatay pa nito. Sabik na siyang makita at makasama itong muli. Hindi niya akalain na ganun kasidhi ang pag-ibig niya kay Andrew. Sa napakaikling panahon ng kanilang ipinagsama, akalain pa niya ang kinakainisan niyang hampas lupang manguuling noon ay mamahalin niya ng todo ngayon. Kapag ganoong tumitalaok na ang manok, ay bumabangon na si Aling Gemma. Mula nang mabulgar ang ginawang paggalaw ng pera ng kanyang asawa sa bangkong pinapasukan nito, ay bihirang bihira na siyang maglalabas ng bahay. Noong hindi pa nangyayari sa kanilang pamilya, ang malaking kahihiyang kinasasangkutan ng kanyang asawa ay palagi siyang wala sa kanilang bahay. Pagkatapos niya magturo ay tumutuloy na siya sa kanilang flower shop na nasa plaza. Doon na niya hinihintay ang asawang si Ricardo na nagmumula naman sa bangkong pinapasukan nito na hindi kalayuan sa kanyang flower shop. Maging si Lorraine ay doon na rin tumutuloy paglabas naman nito sa pinapasukan ding bangko. Ang dalawa naman niyang anak na lalaki ay parehong nang may asawa ay nakabukod na sa kanila. Ibinili nila ng tig-isang jeep na mapamasada ang mga ito para hindi na sa kanila pa umaasa. Hindi kasi nakatapos ang mga ito sa pag-aaral dahil sa maagang pag-aasawa. Tanging si Lorraine lamang ang nakatapos ng pag-aaral at naipasok agad ng kanyang asawa sa isang bangko. Doon na sa flower shop niya hinihintay ang kanyang mag-aama at sabay-sabay na silang umuwi sa bahay. Laging matigas ang kanyang leeg at parang wala siyang kakilalang tao. Kaya naman, ilag sa kanila ang kanilang mga kapitbahay. Noon iyon, nang kasalukuyan silang nagtatamasa sa buhay. Mahigit na rin isang taon ang nakakalipas ay hindi pa rin siya naglalabas ng bahay dahil sa malaking kahihiyan. Malaki tuloy ang pinanghihina ng kanyang katawan at naging masasakitin pa siya ngayon. Kaya naman, madilim-dilim pa ay gumigising na siya para magdilig ng kanilang mga alagang orchids. Iyon na lamang ang tanging inaasahan nilang mag-ina ngayon. Ang mga bulaklak na kanyang mga pinipitas ay pinatitinda sa palengke kay Lorraine at nagiging panggastos nila. Hindi nga lamang araw-araw, kaya naman hirap na hirap din silang mag-ina sa mga pang-araw-araw nilang mga pangangailangan. Mabuti na lamang at kumikita si Lorraine ngayon. Kaya medyo nakakaluwag sila ng kaunti. Hindi nga lang niya alam kung saan pumapasok si Lorraine. Madalas itong umaalis ng bahay. At umaga na. Uminsan ay tanghali na itong umuwi. Nakakalimutan naman niyang itanong kung ano ang trabaho nito. Tiningnan pa niya ang tulog na dalaga. Bago siya bumaba ng kamang pinagsasaluhan nilang mag-ina, lumabas siya ng silid para magpakulo ng tubig. Magkakape muna siya bago magdilig ng mga halaman.
Matapos ang isa lang ang takore ay bumalik siya sa sala para buksan ang mga bintana. Gawin na niya iyon. Tuwing umaga para lumabas ang hangin nakakulob sa buong magdamag. Nang mabuksan niya ang lahat ng mga steel window, ay binuksan naman niya ang pinto at sumungaw sa labas. Madilim-dilim pa ngunit may mga gising ng taong naglalakaran sa kalsada at may mga tricycle na namamasada. Babalik na sana siya sa kusina para tingnan ang isinasalang na tubig. Nang makita niya si Lorraine na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Sapong-sapo nito ang sikmura at tutok naman ang isang kamay sa bibig nito. Bahagya pa itong nakangingi na hindi niya malaman kung bakit. Hindi siguro siya mapansin nito kaya tuloy-tuloy ito sa banyo. Binalot ng kaba ang kanyang dibdib sa nakikita niyang hitsura ni Lorraine. Nagmamadali niya itong sinundan sa banyo. Sa pag-aakalang may dinaramdam lamang ito sa katawan. Ang kaba ng kanyang dibdib ay naging takot nang marinig niyang nagsusuka ito. Binuksan niya ang banyo at gayon na lamang ang kanyang gulat. Nang makita ito na putlang-putla at butil-butil ang pawis sa noo, habang panay ang suka sa inodoro. Panay ang himas nito sa sikmura. Bigla ang sulak ng kanyang galit. Sinita niya ang anak na panay ng suka. Hindi siya maaaring magkamali sa kanyang hinala. Tatlo ang kanyang nagiging anak. At tatlong beses niyang naranasan ang nakikita niya ngayon kay Lorraine. Ano ang ibig sabihin niyang pagsusuka mo? Sita niya dito. Napatingin ito sa kanya at agad na lumarawan ang takot sa mukha nito. Mama, takot na sambit na parang ibinabad sa suka ang kulay ng mukha. Bakit ka kako nagsusuka? Untag niya na lalo pang nilakasan ang boses. Baka may nakain lang ho ako. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Bigla kasi siya nitong sinampad. Buntis ka? Sigaw niya dito na nakangiwi ang mukha sabay sa po sa kaliwa niyang dibdib na parang kandilang nauupos. Naninikip ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Ma, hiyaw nito na mabilis na agapan ang kanyang pagbagsak. Kung naging mabagal ang kilos niya, ay malamang na bumagok ang ulo ng kanyang mama sa sahig ng banyo. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.